lot property, ano, na unti-unti na natin nabubungan. Amen. Di natin malayan ay lahat ng lote ay may bubung na. Amen. Kaya please continue to pray na makausap natin ng mga homeowners doon, mga officers. And pag-pray rin po natin na makausap rin natin ang mga building officials doon sa City Hall, no? Makapagkuha tayo ng permit, no? Kung ano ang itatayo natin dyan. Amen. Basta mahalaga mayroong bubong. Amen. Kaya pag-pray natin yan, no? Kung i-plano natin na multi-purpose hall. Multi-purpose hall. Siguro hindi na wala ng question niya, multi-purpose eh. Amen. Kung ayaw nila, basketball court. Ayun. Kung ayaw nila, resort. Imbitahin ko sila. Kaya praise the Lord. No, I believe na mangyari po ang ating mga plano. Kasi yan ay plano ng Diyos. Amen. Hindi nila malayan, nakatayo na ang building. Amen. Kaya unti-untiin lang natin sila para hindi naman sila magugulat. No. Kaya salamat, ano, maganda na po ang tent nating natayo, no, doon. Please continue to pray and please continue to give also, no. Kasi medyo mahal din yung ating ano, yung tent, no. Malapad kasi 20 ano ba yan? 27 feet by 16 feet, no. Kasi po yung mga 30 na tao, o 30 or 40 pwede. Kaya salamat sa Panginoon. Ang Diyos ay nagbibigay ng provision at sa pamagitan ng mga anak niya na matapat sa pagbibigay, ay lahat po yan ay ginagamit natin sa gawain ng Panginoon. Amen. Kaya the more you give, the more project we have. Amen. Oo. Kaya kanina, napaganda ang upuan na. Maganda na mga upuan. Oo, pininturahan namin maghapon. No? Kaya umuwi lang ako ng maaga kasi magpe-pray pa ko at mag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. Okay, salamat po. At kasama natin si Jas, ano, si Jamil, no, si Sister Grace, at si Sister Pau. Amen. Okay. Dito na po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi po kompleto ang ating prayer meeting. At the same time, ay ito po ay midweek service. Amen. Kaya hindi po pwede na wala ang salita ng Diyos. Amen? Sa prayer meeting ay kailangan may salita ng Diyos. No? At alam nyo na every Wednesday ay mayroon tayong series of lesson about the Book of James. No? Book of James. No? Book of James to, ano? Series ito dire-diretso. No? Kaya hindi dapat kayo ma-offend pag nasagasaan kayo doon sa message. Kasi dire-diretso ito eh. Oo. Baka sabihin nyo, ako yata pinapatamaan ni pastor dito. Hindi po. Kasi dire-diretso eh. Chapter 2 na tayo eh. Oo. Naibay-bay natin. Ano? Ang Book of James is a counterpart of Book of Proverbs sa New Testament. Oo. He teaches us the right doctrine and right living. Amen? If you have right doctrine, you have right living. Amen? Right leading. I-lead ka doon sa tamang. Right living. No? Kaya yun, mga kapatid. No? Kaya kung may tama kang salita ng Diyos, ay sigurado tama ang buhay mo. Amen? Wrong doctrine, the result is wrong living. Amen? Kaya mahalaga. Kaya kasama ito, ano? Ang doctrine and right living. Okay, dito po tayo sa chapter 2 na ng Book of James, no? Binabaybay po natin ito, no? Kaya makabisado natin ng mga messages, no? Ito lang tayo sa James chapter 2 verse 1 to 9. Yan lang po ang isang subject lang po ang ating talakayin ngayon. Chapter 2 verse 1 to 9. Kasi ang 10, sa sunod ng mga verses, iba naman ang mga topic dyan na pinag-usapan. Okay. Tayo po ay tumayo at bigyan natin ng galang ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Blessed is he that readeth the word of God and keepeth the word of God. In chapter 2, verse 1 to 9. Basahin po natin ang sabay-sabay. Ready, begin. In verse 1, my brethren have not the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory, with respect of person. If there come to your assembly a man with a gold ring in a goodly apparel,
and there come in also a poor man in vile raiment. And ye have respect to him that weareth the gay clothing, and say unto him, sit thou here in a good place, and say to the poor, stand thou there, or sit here under my footstool. Are ye not then partial in yourselves, and are become judges of all of evil thoughts? Hearken, my beloved brethren, hath not God chosen this the poor of this world, rich in faith, and heirs of the kingdom which he had promised to them that love him? Ye have despised the poor. Do not rich men oppress you and draw you before the judgment seat? Do not they blaspheme that worthy name by which ye are called? If ye fulfill the royal law according to the scripture, thou shalt love thy neighbor as thyself, do ye do well. But if ye have respect to persons, ye commit sin and are convinced of the law as transgressors. Amen. Tayo po ay mag-pray. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat po o Diyos sa mga prayers namin. Salamat sa kasagutan ng aming mga panalangin. And salamat o Diyos sa kabutihan ninyo sa amin. Salamat sa inyong provision. Salamat sa maayos na kalusugan ng bawat isa. Salamat Panginoon sa kapayapaan na pinagkaloob mo sa amin o Diyos. At salamat din Panginoon sa inyong mga salita palagi na naging kaharid sa amin. And thank you God for the passage that we read tonight, O God. And help us to expound thy word and apply this unto wisdom. We apply this in our Christian life, O God. Holy Spirit of God, speak to us in a very personal way or in a special way, O God, through your word, O God. Help your servant, O God, make my blessing tonight. I need your guidance, wisdom, and power, understanding of thy word, O God. Cleanse our heart and be ready to partake the word tonight, O God. And all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. Praise the Lord. And tonight, this passage in chapter 2, verse 9, it talks about our faith proved by love. Proved by love. No? This is the testing of brotherly love. Amen. Brotherly love. Yan ang pinaka-topic. For this passage is a warning also of James about partiality in verse 4. Makita natin in verse 4, no? Are ye not then partial in yourselves, you know? In yourselves, no? Partiality. It is the warning of partiality. Amen. Pagbabahagi. Yan. Partiality. No? Partiality, it create problem in the church. Amen. Partiality. Ang ibig sabihin ng partiality is to have respect of person. Respect of person. Mayroong kang tinatanging tao at mayroong kang tinatanggihang tao. Yan, dalawa, no? Tinatanging tao at tinatanggihang tao. Yan ang tawag na partiality. To have respect of person means to show favoritism to someone or people. Favoritism. Yeah, it create problems in the church. It create problems in the family. It create problems in the home or any organization. It ruin every organization. Amen. Nakakasira po ng organization, ng samahan, ng relasyon ang tinatawag na partiality. Pagbabahagi, pagkanya-kanya, pagkayo-kayo. Yan ang ibig sabihin ng partiality. Meron ka bang pinapaboran? Amen? Maging sa
sa mga anak natin pag mayroong kang pinapaboran, delikado po, kapatid. Oo. Yan ay tawag na partiality. And partiality is sin. Yun, sabi ng Biblia, no? Partiality is sin. Saan ba yan? Nakalagay dyan. Verse 9. If you have respect to persons, ye commit sin and are convinced of the law as transgressors. Akala natin ang pag bigay ng favoritism sa ating mga anak, sa mga kapatiran, sa mga kasama natin sa trabaho, yan po ay kasalanan. Amen? We are transgressors of the law. Amen? Kaya hindi natin alam na tayo pala ay nagkakasala na sa ating pamilya, sa ating anak, sa ating mga kapatid, o anuman, dahil sa favoritism. Oo. Yung isa mahal mo, yung isa ay galit ka, amen, may favoritism ka. Yan, paborito kong apo yan, paborito kong anak yan. Kasi lagi yan nakaalala sa akin. Oo. Yan. Yan ang tinatawag na favoritism. Amen? Ibig sabihin, partiality is inclined to favor one side over another. Kumbaga, yung mayroong kang nagkakampi-kampi, may kinakampihan ka, mayroong kang bahabahagi, yan ang tawag na partiality. Partiality is an attitude always favor one way feeling or acting without considering others or without considering other possibilities. Hindi mo kine-consider ang iba. Amen? Mayroon kang special treatment. Yan, kapatid. Delikado po yun. It creates problems, you know? It is bias. Amen? Kaya nga sabi ng Biblia, dito sabi niya, about judge. Sabi yung verse na judge. Verse 4, ayan, oh, are you not then partial in yourselves or become judges of all evil thoughts? I mean, judge. Nagkaroon ka ng judgmental attitude. Amen. Hindi dapat, no? Dapat ang judge natin ay pantay-pantay. Amen. Kaya nga yung symbol ng justice, yung ano yan, may timbangan na mayroong blindfolded. Anong ibig sabihin niya? No partiality. Amen. Wala siyang kinikilingan, wala siyang pinapaboran. Basta ang pinapaboran niya kung ano ang tama. Doon siya. What is just? Yan. Kaya nga mayroong nakapiring diyan ano. Yan ang logo ng Department of Justice. Niyan Department of Law. Mayroong timbangan na nakapikit, mayroong takip ang mata para wala siyang kinikilingan, wala siyang kinakampihan, wala ang pinapaboran. Walang partiality. Because partiality is sin. Yan. Yan ang word na partiality. Divisive or you are detached. You are independent. Yan. Oo. You are social distance. May social distance ka. Lumalayo ka. Oo. Sa karamihan. Yan. So, dito po sa ating binasa, ay nagbigay si James ng halimbawa dito sa verse 2. No? Verse 2, no? For it come to your assembly a man with a gold ring in a goodly apparel, and there come in also poor man in vile raiment. No? Sabi niya, halimbawa, mayroong pumasok sa inyong kapulungan o sa inyong simbahan o sa anumang organisasyon ng isang lalaki na dito ay na may singsing na ginto, nakadamit ng maayos na damit ng magara, at isa namang mahirap, dukha, ang damit niya na ay panay, siguro,
marumi, butas-butas, puno ng mga sulsi, pangit ang kasuotan, mahirap. No? Ang sabi ni James, kung asikasuhin ninyo ng mabuti yaong magarang damit at sabihin ninyo sa kanya, dito ka upo sa unahan. No? Meron ganun, no? Eh, dito ka sa unahan. Guwapo ka eh. No? At friend kita, dito ka. No? Paborito kita eh. At sabihin mo naman dun sa mga duka, oy, pwede kang tumayo muna. Kasi, pangit ka eh. Doon ka lang sa sahig. Doon ka lang maupo. O, di kaya sa likod ka na lang. Yan ang tinatawag na partiality. Amen? Oo. Kaya mag-ingat kayo sa mga nakaupo tapos biglan nyo pinaalis. Partiality. Marami po ang na-offend dyan. Amen? Nakaupo na tapos pinaalis. Oo. Marami na kaming naranasan ng ganyan. Amen? Sa kasalan. Amen? Ilipat kami. Nagtampo ako. Sabi ko, lumipat ako sa kabilang restaurant. Tapos sinundo nila akong, dito ka na. Nagtampo ako eh. Doon ako nilagay sa presidential table. Lalo ako nagtampo. Yung mga ninong ang katabi ko. Ganun mga kapatid, no? Kaya makitang-kita mo kagad, no? Inihiwalay yung mga politiko, mga mayaman. Dito kayo isang upuan, isang mesa kayo. Ito naman yung mga, anong tawag yan? Mag-araro, mga mag-aani, magkasama-sama sila. Mga magsasaka, kasama sila. Ang tawag yan ay partiality. Favoritism sa iba. Partiality ay yan ay pagbabahagi. Dito kayo, mga mayayaman. Dito kayo, mga mahirap. Sama-sama kayo. Mga kapatid, dito kayo mga magaganda, mga siksik, doon kayo. Naiwalay, mga kapatid, hindi dapat ganoon. Amen? Hindi dapat mangyari yan sa simbahan. Ang favoritism, hindi rin mangyari dapat yan sa ating mga tahanan, sa ating mga anak, kapatid. Oo. Yan nagtatampo ang mga anak natin. Yung iba, na naglalayas na. Nagbabalot. Kasi nakaramdam sila ng favoritism. Favoritism. Ito si Bunso, lagi na lang inuutusan. Yung si pangalawa, hindi lang inuutusan. At yung panganay, wala nang utos. Kaya nagalit dyan si Moses. Sabi nila, kaya nagalit si Moses kasi kaya binagsak niya ang bato. Kasi dala-dala niya ang 10 utos. Sabi niya, puro lang utos. Kaya binasag niya ang 10 commandments. mga kapatid, partiality. No? Hindi dapat, mga kapatid, mangyari sa ating mga samahan. Amen? Kasi nahalata po nila yon kapatid. At hindi yan magandang pag-ugali ng isang mananampalataya ang partiality. Amen? Yung namimili ka. Amen. Meron kang kinikilingan sa church, meron kang paborito sa simbahan. Oo. Ang lagi mong ka-fellowship ay yung mga mayaman, may mga pera. Kasi isang araw, may makautang ako dito. Ayun. Ito naman si kapatid ay mahirap. Ayun. Wala tayong makukuha at hindi ito makakatulong sa atin. In short, walang pakinabang itong taong ito ay hindi na natin i-fellowship ito. Amen. Oo. Oo. Kaya hindi rin maganda na hindi ka mayaman. Kaya ayaw kong mahirap eh. Kasi pag mahirap ka, mahirap. Namimili. Ibig sabihin, namimili ka ng kausap, namimili ka ng ka-fellowship. Amen. Oh. Ang sabi niya sa verse 8, if ye fulfill the royal law according to the scriptures, thou shalt love the Lord, thou shalt love thy neighbor as thyself, ye do well. If you have respect person, she commits sin and are convinced the law of as transgressors. Ano? Eh sabi nila, ay sumusunod naman kami sa utos, no? Sa commandment, royal law. Ano? Sa batas, no? Kasi ang batas ng royal law, thou shalt love thy neighbors as thyself. Kasama po yan, ano? Sa batas.
Pero sabi nila, kung sumusunod ka sa batas, pero iyan ay makita natin, ano, mayroong kang kinikilingan. You have respect persons. No? Mayroong kang partiality. Mayroong kang paborism. May nirespeto kang tao. Oo. Iyon ang problema. Oo. Kaya, you are judging people. Ibig sabihin, you are judging people by their economic status. Iyan ang patid. Status. Economic status. Oo. Economic symbols. Amen? Yan may economic symbols. Oo. Maging sa kahit saan. Oo. Maging sasakyan, makilala ka nila kung sino ka. Sasakyan. Yung tatak ng sasakyan mo, alam nila kung ano ang katayuan mo. Oo. Makilala ka. Ano? May status, kapatid. Oo. Kaya totoo po yun. Ang sabi ng Proverbs 19 verse 4, Proverbs 19 verse 4, totoo po yung nangyayari yan, Proverbs 19 verse 4. No? Nakakaranas po tayo ng ganyan, 19 verse 4, ha? No? Wealth maketh many friends. If you want many friends, mga kapatid, kailangan rich ka. Amen. Wealth maketh many friends, di ba? Amen. Dadami ang kaibigan mo pag marami kang pera, mayaman ka. Amen. Kita mo yung prodigal son na daming kaibigan, daming kambarkada, daming mga kamag-anak, kapatid, dahil marami siyang riches. Nung wala na, kapatid, doon na sa babuyan, wala nang napapansin sa kanya. Ganun ang katotohanan. At pinatotohanan din ni Solomon, kapatid. Kasi si Solomon ay nakaranas din ng kayamanan. Pero siya ang nagsabi, oh, kasi dumami ang kanyang kaibigan, dumami ang kanyang kamag-anak, dumami ang kanyang asawa. Iyan. Make it many friends. Amen. Kaya hindi rin maganda na marami kang pera. Baka dumami ang asawa mo. Oh, ay wala ka pang pera, dami ng asawa, lalo na kung may pera ka. Yeah, but the poor is separated from his neighbor. Yan ang nakalungkot, kapatid. No? Pag ikaw ay walang-wala, mahirap, ay wala po. Wala ang magpapansin sa'yo. Wala kang, wala, kapatid. Hindi ka papansinin. Wala kang kaibigan. Oh. Partiality. Oh. Because the people outside this world is judging people by their economic status. Amen? Oh. Economic status. Oh, maging sa mga sasakyan, kapatid. Oh, nakaranas kami ng ganyan. Amen. Nung yung sakyan nating pula, jeep na pula, ay babe, pakarwas ko doon sa Pag-asa. Eh, sabi niya sa akin, hindi po kami tumatanggap ng ganyang klaseng sasakyan. Oo. Pambihira naman, ano? Kaya mga kapatid, maging sa parkingan. Amen. Oo. Nagparking kami dyan, hindi ko lang babanggitin, baka nanonood ngayon. Nagparking kami dyan, ha? Ang nagpa-parking doon ay isang attorney, legal parking nakalagay. Oo, isang attorney. Oo. Ay naka-parking yung jeep nating pula, may pangalan Christian Bible Teachers. Mga kapatid, pinaalis, pwede yung paalisin 'yan. Kasi magpa-park ang sasakyan ni attorney na Fortuner. Amen. Oo. Kina-open ako kay attorney. Oo. Pinaalis ang ating sasakyan kung saan ikit-ikot. Oo. Kaya sabi ko, itong attorney ay isang partial na tao. Amen? Nung sinubukan ko na mayroon na tayong inuba, sinubukan ko mag-park ulit doon. Dumating ulit si attorney. Iwan ko, kasama ko yata si Brother Michael, si Joka. Subukan nga natin kung paalisin. Aba, nakatingin-tingin lang. Hayaan ko, hindi ako alis dyan. Bahala ka sa buhay mo. Amen. Hindi siya umalis. Doon siya sa likod. Doon siya sa labas nagpark. Naglakad na lang siya sa kanyang opisina. Oo. Parang nahiya siya o natatakot siyang sindakin ng sasakyan. Kasi ang sasakyan ay
nandoon din ang basihan ng status symbol ng tao. Amen? Mayroon siyang tinitingnan at mayroon siyang tinitigan. Oo. Yan ay partiality. Ganyan ang mga ugali ng mga sa mundong ito. Amen? At dapat hindi yan ang ugali ng mga mananampalataya. Amen? Oo. Kasi sa mundo, pag may mahirap ka, hindi ka papansinin. Hindi ka kilalanin. No? Pero pag meron ka, aba, papansinin ka. Oo. Yung hindi mo ka mag-anak at matagal ka na ngayon, hindi kayo nagkita, magpapakita na. Amen? That's partiality. Amen? Pero dapat hindi ganun ang ating pag-uugali. No? Kaya nga, this is the warning of James to us, to our brethren, na hindi dapat ito ang ating pag-uugali, na tayo ay mayroong partiality, mayroong favoritism sa tao. Kaya nga sabi niya sa verse 1 pa lamang, chapter 2 verse 1, my brethren have not the faith of our Lord Jesus Christ. Take note the word, ana. Sabi ni James, brethren have not the faith of our Lord Jesus Christ. Have not. Ibig sabihin, it means practice not. Amen. Practice not. Hindi dapat ito ang ating practice. Hindi dapat ito ang ating pag-uugali ng isang mananampalataya. Because faith proved by love. Amen. Oh. Kaya nga hindi dapat practice natin yan, lalo na tayong mga mananampalataya. No? Don't practice partiality. Na mayroon tayong kinikilingan, mayroon tayong paborito, favoritism, mayroon tayong kinikilingan sa church, sa ating mga anak, sa pamilya. Amen. Kaya in this chapter, James discuss about the true biblical faith na kapatid. True biblical faith, we need practice our faith. No, genuine faith. Genuine faith, it reveals in love and works. Amen. Makita natin dito sa pag-usapan. Oo. Chapter 1 verse 9. Yan ay about love. 10. Sunod na mga verses about works. Doon naman ang pinag-usapan. Kaya pinag-usapan ni James sa chapter 2. Love and works. Amen. Faith equals love and works. Amen. Pag ikaw tunay na mananampalataya, lalabas ang pag-ibig. That's the fruit of the Holy Spirit. Amen? The fruit of the Holy Spirit is love. Nagbubunga, nagmamanifest ang pag-ibig at magmamanifest ang mabuting gawa. Kaya nga ang kaligtasan natin ay sa panampalataya at ang resulta niyan ay pag-ibig at paggawa ng mabuti. Amen. Faith proved by love. Faith manifest by love to others. Amen. By love to others. Ang tunay na mananampalataya ay makita ang pag-ibig. Pag-ibig ang makita sa atin. Katulad ng pag-ibig ni Kristo sa atin. For the love of God constraineth us. Ang pag-ibig ng Diyos, yan ang nagtutulak sa atin para mahalin ang iba, ay respect ang iba. Wala tayong kinikilingan, wala tayong paborito. We are showing love to others. Makita natin ang pag-ibig natin sa iba. Love your neighbors as thyself. Yan, kapatid. No? That's the royal law that we need to fulfill. Loving others. Kapatid, loving others. Ibig sabihin, love your neighbor, loving others. Amen. Kasi mayroong ganun, ano? Love your neighbors as thyself. Sinong neighbors na ito? Ang neighbors, hindi po ito kapitbahay. Oo. Ang neighbors ay sinasabi, sino ang kasalamuha mo? That is your neighbor.
kasama mo sa simbahan, that is your neighbor. Asawa mo, that is your neighbor. Bakit? Eh, lagi mong katabi. Amen. Mga anak mo, that is your neighbor. Ang biyanan mo, that is your neighbor. Ang mga kapatid mo, that is your neighbor. Ang sabi ng Biblia, love thy neighbor as thyself. Oh. Show love to others. Show love to your neighbors. Amen? Oh. Who is your neighbor? Yan, kapatid. Kung sino ang mga kasama mo palagi, that is your neighbor, kapatid. Iyan dapat ang commandments ng Diyos na magpakita ka ng pag-ibig. Kahit naiinis ka na. Iyan, kapatid. May hirap gawin yan, kapatid. Love your neighbor. Oh. Tinatanggap mo sila no matter their economic status or financial status. Tinatanggap mo sila, kapatid, na wala kang paborito, wala kang kinikilangan, kapatid. Kahit sino man sila, mayaman man sila, mahirap man sila, pangit man sila o maganda, tanggap mo sila, kapatid, bilang magkakapatid sa Panginoon. Amen? No. Kahit ano tayo doon sa ating kampanya, maybe you are a manager, president, or ano man ang posisyon mo, pinakamataas na posisyon ka, project engineer, ano man yan, kapatid. Pero pag dito sa gawain ng Diyos, we are one, we are brethren, we need to love one another. We need to show love to one another. Amen? So, mga kapatid, love them no matter what, who they are, sino man sila, hindi ka dapat mamimili ng tao without, love them without partiality. Amen? Katulad ng pag-ibig ni Kristo, kapatid, na hindi siya namimili na mahalin at iligtas. Amen? Ang sabi na, very simple verse na ating binabasa, sa minimorize natin, John 3:16, walang partiality ang Diyos pagdating sa kaligtasan. For God so loved the world. Amen? He loves sinner of this world. Amen? Kahit sino ka, makasalanan ka, magnanakaw ka, Katoliko ka, Muslim ka, Sabadista ka, Baptist ka, mahal ka ng Diyos. Amen. Ito po ang ginagamit ko sa John 16. Oo. Nung kailan ba yun? Nag-witness ako doon, mga Muslim. Oo. Sabi ko, mahal ka ng Diyos. Mahal ng Diyos ang Muslim. For God so loved the world that is Muslim. Kinig ka, dito ka. Not umanggap sa Panginoon yung Muslim. Amen? Meron din tayong isang kapulisan. No? Naging kaibigan ko ngayon, no? Nakita kami, no? Oo. Oh. Sabi ko, God loves Muslim. Oh. Bumili pa ng King James Bible. Oh. Binintahan ko ng Bible. King James Bible. Ito ang babasahin mo. King James Bible. Pulis po yun. Oh. Kaya mga kapatid, no? Walang partiality ang Diyos pagdating sa kaligtasan. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Whosoever, walang partiality. Whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Oh. Salvation is without partiality. Amen? Oh, ang kaligtasan natin, kapatid, ay kung ang kaligtasan natin para lang sa mayaman, naku po, hindi tayo maligtas. Sa impyerno ang punta natin. Wala tayong pambayad sa kaligtasan. Praise God, ang kaligtasan ay sa pag-ibig ng Diyos. Tayo ay naligtas. Because of His love, abundant love and mercy, unto us, kapatid. Now, tayo ay naligtas. Amen? In Romans 5:8, God commended His love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Biro mo yan, makasalanan tayo. Minahal tayo ng Diyos. He loves us without partiality. Amen? Kung timbangin ng Diyos ang ating kasalanan, ako po, kung basihan lang ating mga past experience, past sin, ay ako po, hindi tayo tatanggapin ng Diyos. Hindi ko tatanggapin, pangit ang iyong background. Oh, hindi kita ba tanggapin sa kaligtasan. Pero salamat sa Panginoon. No matter what, ano man nangyari sa buhay natin, kapatid, what is our past experience,
past sin in our life, kapatid. Mahal po tayo ng Diyos. While we were yet sinners, Christ died for us. He commended His love. He demonstrated His love towards us. Hindi siya namimili ng ililigtas. Basta ikaw, sumampalataya lang sa Kanya. Oo. Kaya mga kapatid, ang pananampalataya, mga kapatid, ay prove by loving others. Amen? Love others. This loving others is a great ministry. Amen? Mahirap na ministry, kapatid, na mahalin ang mga kapatiran. Mahalin ang iba. Amen? Oh, ministry yan. That is the command of God. To love others. Amen? To love others, no matter what. Amen? Yan dito tayo, mga kapatid, to love others. We are not to condemn and judge people by their status or past or experience. We are here to love people. That's our ministry. Ministry. Kaya nga mahirap ang ministry, kapatid. No? Mahirap maging pastor. Mahirap kang ministry ka. Mahirap maging Kristiyano ka. Bakit? Because our ministry is loving people. Not judging people, not condemn people, but to love people. Napakahirap, kapatid. Oh. Love people. Wala na sinasabi. Oh. In fact, even your enemy, God commands us to love your enemy. Yan ang pinakamahirap, kapatid. Pray your enemy that persecute you. Subukan mo yan, kapatid. Oo. Kung galit na galit ka, baka iba ang prayer mo. Sana, Panginoon, tamaan na ng kidlat tong taong to. Oo. Tapusin mo na yan, Panginoon. Amen? Mga ganyan ang prayer natin, kapatid, pag na-high blood tayo. Pero hindi dapat. Amen? Pray. Matthew 5 yan. Masa Matthew chapter 5 yan doon. Mga 24 siguro. Love your enemy. Napakahirap yan, kapatid. Nagagawin. No. Love to those who love you. Common, pwede. Pwede magawa ng mga hindi manampalatayan. Mahalin mo yung mga mabait sa'yo, mahalin mo yung mga nagmamahal sa'yo, nagbibigay sa'yo. Oo, lagi kang binibigyan, lagi may pasalubong. Madaling mahalin. Pero mahalin mo yung kagalit mo, kaaway mo, naku po, mahirap. Pero ikuman ng Diyos sa atin, mahalin natin ang iba, maging ang ating kaaway. Naku po, baka yung katabi mo, kaaway, mahalin mo na. Mahirap, kapatid. Oo. Kaya, yan ang sabi ni James, kapatid. Mahalin natin sila katulad ng pagmamahal ni Kristo without partiality. Huwag tayong mamili ng tao. Treat them as brethren. Avoid partiality in the church. Avoid partiality in the home. Avoid partiality in our children, in our brothers and sisters. Amen? Treat them equal. No favoritism. Because it is warning of James. It creates destruction. It ruins family relationship. It creates division in the family. It creates division in the church. Oh, amen. Kaya sa church, wala dapat close friend and best friend. Oo, wala. Eh si ano, close friend ko yan. Best friend ko yan. Oo. Minsan ganon, may best friend ka, may hindi dapat. What we need is, you are a friend of everybody. Amen? Mas maganda yung marami kang kaibigan kaysa palaaway ka. Amen? Oo. Sabi nga ni Pastor Hill sa kanyang quotation, don't spend your time in making enemy.
spend your time of making many friends because life is short. Eh, maiksi ang panahon, tapos kaaway pa. Pag namatay ka, naku po, walang iiyak sa'yo. Walang mag-abuloy sa'yo, walang pupunta sa'yo. Nakalungkot ang lamay, ang funeral. Amen? Spend time making friends. No partiality. Amen? Be a friend of everybody in your home, in your any organization, or in the church, mga kapatid. Yan ang pag-uugali na dapat sa mananampalataya. Because faith proved by loving others. Amen? Loving others. Kaya dapat sa church ay ipilosip mo ang lahat. Amen? Kahit kaaway mo, kamayan mo yan. Batiin mo. Oo. Kailan pa kayo magbati? Oo. Ay, mayroon ganun, ano? Nagkamatayan na, nailibing na yung isa. Hindi pa rin sila nagbabatian. Tapos, nung nilibing, magkatabi sila sa libingan. Hindi pa rin sila nagkabati. Nakalungkot naman yung ganun, kapatid. No? Maiksi lang ang panahon ng pagsasama natin, tapos hindi pa kayo nagbabatian. Amen? That's not genuine faith. Because genuine faith, loving others. Amen? Loving others. Kaya kailangan natin ng fellowship. No? Yan ang magandang paugali ng isang Kristiyano. Bilang Baptist fellowship. Kaya, may fellowship. Baka bukas ng fellowship siguro, no? Oo. Kasi Friday, sa bukas pala ang ano, mga may holiday. Oo. Pag-pray natin sila. Mga patid, may fellowship. Ang sabi ng Acts 2:42, and the continued steadfastly in apostles' doctrine, in prayers, and in fellowship. Dapat hindi yan maputol ang fellowship, kapatid. Oo. Fellowship. Maging sa church, kapatid. Huwag kang uuwi na hindi mo sila nakausap, hindi mo lang nagkunting fellowship. Kapatid, eh, huwag ganun. Oo. Yung hindi pa tapos ang prayer ay doon ka na sa sasakyan mo, wala ka na. Saan si kapatid? Wala na. Oo. Meron ganun, aser pa, wala na. Sana yung aser, nagkagulo na, umuwi na sa bahay. Hindi nakipag-fellowship. Oo. Oo. Nakipagkamayan, no? Ay, ngayon, hindi na usong kamayan, kundi suntukan. Di ba suntukan na ngayon? Oo. Ganun, kapatid. Yan ang ibig sabihin, magbabatian tayo. Oo. Yan ang ano. Huwag uuwi ka agad. We need fellowship with each other. Kamusta yun? Kamusta ka na, kapatid? Oo. Kamusta na ang prayer natin? Oo. Huwag namang yung, ay mabuti, buhay ka pa. Meron ganun eh, na-open si kapatid. Kararating lang niya, mag-backslide ng isang taon, tapos dumating sa simbahan, ang binati pa sa kanya, buti buhay ka pa. Ayun, hindi bumalik, kapatid. Na-open lalo. Amen. Hindi na nakabalik. Hindi dapat, maingat tayo sa mga sinasabi natin. Kahit biruan yan, kapatid. Ay, bagong dating, hindi mo alam eh, yung kanyang pinagdaanan yan. Tapos biruin mo pa ng ganun. Amen. Na matindi pala ang kanyang pinagdaanan. Oo. Kaya mga patid, mahalaga po yung ganun. Walang partiality sa bawat organisasyon, sa mga simbahan. Hindi dapat mangyari sa ating simbahan, kapatid. No? Na hindi ka papansinin. Oo. Hindi ka papansinin. Oo. Kaya ako hanggat maaari, halos nakapagtapos ko ng preaching, dyan ako kaagad nakabang sa likod. Oo, kasi baka may lumabas, at least masalubong ko na kaagad. Oo, kasi iniisip ko, sino kaya ang hindi ko nakamayan? Ako, sabi kapatid, hindi ko nakamayan. Ano kaya ang sa kanya? Nag-iisip ka agad ako, kapatid. Oo. Kasi mahirap, kapatid. Oo. Mayroon kang, sasabihin nila, may partiality ka. Oo. Kaya nga pagtapos ng service, hindi kagad ako nagka-counsel. Kasi hindi ko makamayang yung mga kapatiran eh. Oo. Kaya, kasi nangyari yan sa mga isang church, meron akong kakilala. Ang sabi niya sa akin, ayoko nang umatin niya sa simbahan yan. No. Hindi ko lang babanggitin.
Oh. Ayoko na umatin sa simbahan na yan. Oh. Hindi man lang ako nila kinamayan, hindi man ako binati, umatin ako dyan. Ayoko na dyan sa simbahan niya, nakakaupin ng mga tao dyan. Biruin mo yan, ha? Oh, ilang oras ako nakaupo, walang malang nagbati sa akin. Wala man ang nagkamay sa akin. Sabi niya, that's hypocrite's church. Sabi niya sa akin. Kaya mga kapatid, may hirap yung sa simbahan na ganun, no? May partiality. Oo. Kasi nagkikwentuhan, oo, yung iba kasi pagkatapos service, nagkikwentuhan, nagsisingilan ng mga utang, nagbibintahan. Yun, hindi na na, ang mga bisita, hindi na nakamayan. Ayun, na-open, hindi na bumalik, kapatid. Oo. Dapat kung may negosyo, sige, mamaya na lang sila, at least nakakamay ka. Amen? Kasi yan ay tinatawag na partiality. Hindi dapat mangyari sa ating church, sa ating mga tahanan, kapatid, wala dapat tayong partiality. Wala tayong favoritism. Parehas. Amen? Parehas dapat ang ating treatment sa ating mga anak, sa mga kapatid natin. Parehas, kapatid. Oo. Kahit galit ka na, okay lang. Pantay lang. Oo. Kasi yan ang utos ng Panginoon eh. Oo. Faith proved by love to our brethren. Amen. Makita natin dito, sabi ng ating binasa sa chapter 2. Verse 9, ano? But if you have respect to persons, ye commit sin. Amen. Ye commit sin. Number 4, are ye not then partial in yourselves and you are become judge of evil thoughts? Sin and evil. Masama na pag-uugali at kasalanan pag mayroong kang partiality sa mga tao. Amen. It is sin. Oo. Mayroong kang favoritism. It is sin. It is wrong to judge people by their economic status. Amen. Sometimes nangyayari ito, kapatid, no? We often happen partial to rich people. To rich people, no? Parang nagbibigay tayo ng favor sa mga taong ganun. Because we are mistaken. No? We assume that they are rich because they are blessed. No? Blessed sila eh. No? Mga kapatid, hindi dapat ganun. No? Kasi makita natin, God does not promise earthly riches. Labor not to be rich, sabi ng Biblia. God does not promise earthly riches. You are rich if you have faith in God. Yan ang rich sa Panginoon. Amen? Kasi in this world, the measure of riches is material things. Kaya ang tao masyadong, pag ang tao materialism, ang sukatan niyan, materialism, may bahay ka, may sakyan ka, ganda lalaki ka pa, iyon, paborito ka niyan. Pero mga kapatid, yan ay kasalanan. Partiality is sin. Amen? Oo, partiality is sin. Kaya nga kapatid, ano sabi niya Matthew 6? Matthew 6:19. Matthew 6:19. Oh. Hindi po yan ang basihan, ang kayamanan dito sa mundo. 6:19. Lay not up yourselves treasures upon the earth where moth and rust doth corrupt, where thieves break through and steal. Amen? Sabi niya, huwag kang maging mayaman, mag-imbak ng yaman dito sa lupa, kasi dito sa lupa, ang kayamanan mo, mawawala yan, magkakalawang yan, mananakaw yan, mawawala. Kapatid, ibig sabihin, temporal things yan. Kaya nga hindi dapat tayo dyan, huwag nating mahalin ang mga material na mga bagay. Ang sabi niya sa verse 20, lay up yourselves treasure in heaven. Treasure in heaven, kapatid. Kaya ang binibigay natin sa gawain ng Diyos, hindi mo yan, kung hindi man yan makikita mo rito sa lupa, doon yan sa langit, mayroong eternal value.
ang mga material walang eternal value. Kumakalawang. Oo. Kumbaga, bumababa ang kanyang value. Amen? Pag sasakyan, bumili ka ng bagong sasakyan, paglabas ka agad doon sa kasa, baba na ang value. Oo. Pag isang buwan, tatlong buwan, taon, ay lalong bumababa ang value. Pero sa gawain ng Diyos, the more we give, there is an eternal value na hindi nawawala, hindi nananakaw, kapatid. No? Kaya nga sabi niya sa verse 21, for where your treasure is, there where your heart be also. Where your treasure is, where your heart also. Amen? Saan mo ang treasure? Saan ka mag-invest ng mga bagay? Sa sanlibutan? Pag sa sanlibutan ang kayamanan mo, ang pera mo, doon ka palagi sa sanlibutan. Lagi wala ka sa simbahan. Bakit? Nandoon ang investment mo. Pero kung ang treasure mo sa gawain ng Diyos, lagi ka sa gawain ng Panginoon. Oo? Kung ang treasure mo, maraki ang investment mo sa gawain ng Diyos, hindi ka basta-basta aalis sa gawain ng Diyos. Amen? Hindi ka aalis sa simbahan. Oo? Kung ikaw ay nagbigay dyan ng isang poste sa simbahan, ikaw ang nagbigay dyan ng bubong sa simbahan, hindi ka basta-basta aalis sa simbahan. Amen? Bakit ka aalis? Kukunin mo yung poste. Nako, aalis na ko dyan sa simbahan, pastor. Ha? Yung poste na number one na yan, akin yan. Dadaling ko yan, pastor. Tsaka yung mga bubong niyo sa taas, lima akin dyan. Pwede kong kunin yan, pastor. Oo. Hindi ka aalis. Bakit? Napako na ang ano doon, bubong. Bakit ako aalis? May investment ako dito sa simbahan. Kaya madali tayo maalis sa simbahan kasi wala tayong investment. Wala tayong binigay doon. Ibigay mo ang buhay mo dyan sa gawain. Una mo na ibigay ang buhay mo sa Panginoon. Amen? Kasi if you don't give your life to the ministry, to the work of God, eh hindi mo maibigay ang lahat. Una kasi, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your body living sacrifice. You cannot sacrifice everything if you cannot sacrifice yourself to the Lord. Una mo na ibigay mo. Oo. Kasi minsan, dyan ako sa simbahan para makatulong ako sa simbahan. Hindi po. Dapat sarili mong ibigay dyan sa church sa gawain ng Panginoon. Oo. Kasi hindi natin tulungan ang simbahan. Gawain niya ito. Oo. Gawain ito ng Diyos, simbahan ito ng Diyos. Siya ang kikilos at gagawa nito. Ayaw ng Diyos na may katulong siya. Diyos siya. He is the creator, provider of everything. Haggai 2:8, silver is mine, gold is mine. Saith the Lord. Amen. Praise the Lord kung ikaw pinagkatiwalaan ng Panginoon. Amen. Kaya hindi dapat tayo magkaroon ng pride. Ako bumili ng building na yan. Ako nag-donate ng building na yan, kapatid. Hindi dapat ganun, kapatid. We are not building the church. God builds you. God builds your life. God builds your family. Yan ang trabaho ng simbahan, kapatid. Amen. Binibuild ka niya. Hindi po tayo nagbibuild ng simbahan. Ang Diyos magbibuild ng simbahan. Kung mayroong building tayo, siya magtatayo ng building natin, kapatid. Oo. Kahit wala ka, itatayo yan ng Diyos. Kasi mayroong mga kapatid, pag alis na ako dyan, hindi makatayo ng simbahan yan pag alis ako. Eh nang umalis ka, nakatayo naman ng simbahan. Oo. Magitin, partiality is sin. Amen. Oo. Nandyan pa ba kayo? Partiality. Oo. Introduction pa lang tayo. Oh, number one na, bilisan ko lang. Number one, partiality is sin. Why? It is, number one, it is against the teaching of Christ about love. Amen? Oh, makita natin love. 1 Corinthians 13, the message is love. John 3:16, the message is love. Amen? Christ died for the poor.
Christ died for the rich in this world. Amen. Kaya ang Diyos pantay-pantay. It is against Christ's teaching about love. Because Christ is love. Wala siyang tinatangi, wala siyang tinatanggihan. Wala siyang favoritism. Yan ang Diyos nating kapatid. He created the poor. He created rich. Amen. Against po yan sa turo ng Biblia. Kung mayroon tayong partiality. Oo, yan. Number 2 in verse 4, makita natin ano? In James chapter 2 verse 4. Are ye not partial ourselves are become big judges of evil thoughts? Amen. Number 2 makita natin. It result of evil thoughts. Oh. Mali ang ating pag-iisip. Naging masama ang ating isip, kapatid. You become judge of evil thoughts. Oh. Ibig sabihin, mayroon kang partiality. Partiality is sin because that is the result of evil thoughts. Ibig sabihin, mayroon kang masamang plano. Mayroon kang masamang motibo. May hangarin ka kung bakit ka mayroon kang partiality sa kapatiran. Nakipag-close ka kasi ito ay may hangarin ka. Oo. Baka mayroon akong ngingiin ako ng pabor dito sa taong ito. Kaya evil thoughts yan, kapatid. Meron kang ibang plano. It is evil. Evil thoughts. Evil thoughts is sin. Sin. Kasalanan. Kaya kung may kasalanan, hindi tayo natutuwa ang Diyos sa atin. Kung mayroon kang partiality. Amen. Ano pa? Makita natin. It insult people made in God's image. In Genesis 1:21, God formed a man in his own image. Pantay-pantay ang pagkalalang ng Diyos sa atin. Kaya insulto yan sa tao at insulto yan sa Diyos. Amen? Because God created men equal. Men and woman. Amen. In 1 Samuel chapter 2 verse 7, He make it poor and He make it rich. Siya ang creator ng taong mahirap, ng taong mayaman. Both rich and poor. Amen. Ang sabi nga ng Proverbs 28 verse 6, Better is the poor that walketh in his ways. Amen. Di bali mahirap basta ako lumalakad sa kalooban ng Diyos. Kaysa ako mayaman, wala naman ako sa kalooban ng Diyos, kapatid. Oo. Nakaka-insulto yan sa Diyos, kapatid. Oo. Partiality. God is not partial. In Matthew chapter 5, verse 45. Matthew 5:45, makita natin. God is not partial. Ayaw ng Diyos ng partiality. Because partiality is sin. It insult people made in God's image. Nakaka-insulto yan sa iba. Oh. Kasi ang Diyos sa tingin niya, pantay-pantay ang lahat, kapatid. Both rich and poor. Yan. Maging Kristiyano at hindi Kristiyano. Oo. Oh. Verse 45, makita natin ano. That they may be children of your Father, which is in heaven. He maketh his sun to rise on the evil or in the good, and sendeth rain on the just or the unjust. Amen. Makita natin, kapatid. Oo. Nagbibigay ang Diyos ng araw sa mga masama at sa mga mabubuti, at nagpapadala ang Diyos ng ulan sa mga masama at mabuti. Pantay. Amen?
Isipin mo yan, ano? Hindi ko muna padala nito, yung bahay na ito. O, hindi ko padala ng ulan ito. Hindi ko padala ng araw ito. Takpan ko ang araw doon sa kanya. Hindi pwede. Ang Diyos, no? Mabait ang Diyos sa masama at mabuti. Amen? Tama kita natin, kapatid? Oo. In verse 45, iakyat nyo sa verse 44, love your enemy. Iyan ang pakahirap na gagawin ng isang Kristiyano. Amen? Love your enemies. Amen? Enemies, marami tayo, kapatid. At bless them. Bless them. That curse you. Amen? Aba, nang Sabado. Nung Sabado, oh, ginaganyan kami ng sasakyan namin o barangay. Ay, alis kayo dyan. Oh, tapos inalis na namin. Pinuntahan kami ulit. Ay, gilid-gilid na naman kayo ulit. Ipambihira naman itong taong ito. Partiality itong taong ito. Nainis na yung mga kasama ko sa sasakyan. Na high blood sila. Sabi ko, hayaan mo na. Kaya nga, barangay tanod lang yan eh. Oo. Ay kung maging pulis pa yan, di na sobrahan ng yabang yan. Tanod pa lang eh. Radyo pa lang nahawakan niya eh. Kala mo, masisira na yung pintuan ng sasakyan sa kakatok. Oo. Tinitingnan ko lang siya. Oo. Sabi ko, hayaan mo lang siya. Hanggang dyan lang si kaibigang ito. Hanggang tanod ka lang. Kasi sobrang yabang niya eh. Oo. Partiality. Oo. Pero sabi ko, hindi, ayahan mo na. Ayahan natin sila. Oo. Itong verse ko kasi, love your enemy. Eh, pwede ko siyang sigawan eh. Bakit? Sino ka ba? Aba. Pero hindi, pwede. Sige sir, sige sir. Okay lang sir. Kasi, magpipris pa ko sir sa funeral service. Baka mag-away tayo, hindi matuloy yung preaching. Amen. No, hindi natin pwedeng patulan ng patid. No. Because God is not partial. He maketh the sun for evil and good, sendeth rain to the just and unjust. Amen. No. Kaya yan ang Diyos natin, kapatid. Siya ang creator ng lahat. Oh. Proverbs 22 verse 2. Oh, tingnan natin Proverbs 22:2. Proverbs 22:2. The rich and poor meet together, the Lord is maker of them all. Amen. Kaya walang partiality. Isa lang ang creator natin, the rich and poor. Amen. Yan, mabilis lang natin ano. Number four. Faith, love, proved by love. And partiality is sin. Because, ang kanina, number three, it insult people made in God's image. Number four, it is by product of selfish motives. Amen. Kaya mga kapatid, ang partiality ay makasarili ka. Ibig sabihin, makasarili. Ah, bahala na kayo dyan. Kahit hindi ko kayo papansinin, okay lang. Basta ako kumakain 3 beses ang araw, wala akong pakialam sa iyo. Kahit hindi kita makamayan. Bakit? Sino ka? It is by product of selfish motives. Ibig sabihin, kapatid, makasarili ka lang. Amen. Oo, makasarili ka lang, kapatid. Yan ang antonyms, reciprocal ng love. Love, thus reciprocal is selfish. Amen. Selfish. Number 5. It against biblical definition of love. Amen. Hindi yan kahulugan ng pag-ibig. Because love is sharing, love is giving, and love is forgiving. Yan ang mahirap.
forgiving. Hindi kita makakalimutan. Patawarin kita, pero hindi ko makalimutan ang iyong ginawa. Amen? Oo. E sabi ng Panginoon, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Ayun, binato ng tinapay. Basag ang mukha. Bakit? Nilagay sa garapon ang tinapay. Kasi sabi niya ng Panginoon, batuhin mo daw ng tinapay. Ay nilagay niya sa garapon. Tapos, kapatid. Nakaganti pa. Hindi ganun, kapatid. It's against the biblical definition of love. Ano ba? Ng fruit ng Holy Spirit. The fruit of the Holy Spirit is love, peace, long suffering. Yan. Ibig sabihin, kapatid, you are not expecting in return pag nagbigay ka. Amen? Yan ang sabi ng Panginoon. Love your neighbor as thyself. Amen? Oh, as thyself. Number six, it's show lack of mercy to those less fortunate. Yan. Wala kang habag sa mga taong mahihirap. Amen? Wala kang habag. Kaya nga mayroon tayong tinatawag na, na-announce ni JB kanina, church pantry. Pagtutulungan sa mga kapatiran na nangangailangan. O, kung mayroon kang medyo nakaangat ka, iyon, magbigay ka anything. Doon natin ibibigay sa mga kapatid. Itong linggo, kapatid, ilan na po ang mga kapatid na nabigyan natin? Bigas, pera, pambilihin ng ulam. Marami na po tayong kapatid, no? Na binigyan. Alam na mga anak ko yan kasi kami ang kasama sa pagdi-deliver. Naghahanap kami ng mga kapatiran na sino ang mga kapatid na walang trabaho, may COVID, may sakit. Doon natin inatid, kapatid. Kahit gabi, kahit positive na sa COVID, pinupuntahan pa natin. Kasi gusto natin makatulong because that is the definition of love. Kasi, yeah, sige kapatid, pastor, pag-prime niyo po ako, ganito, ganito, nawala na akong trabaho. Sige kapatid, prayer. Prayer. Maganda ang prayer, kapatid. God answers prayer. But, minsan, kapatid, sometimes, you are the answers of God in prayers. Pastor, pag-pray mo, wala kaming bigas na, wala na kaming ano. Sige, pag-pray natin. Sige, magde-deliver na kami ng bigas dyan. Amen? Oo. Kaya nagtanong kanina si Mrs., bakit wala na tayong bigas? Sabi ko, na-deliver na. bumili ka na muna dyan sa tindahan. Naghanap pa eh. Nahanap niya ang isa, wala na. Na-deliver na. Kapatid, sabi ko, pag naibigay natin, babalik. He that scattereth, increase it. Sabi ni JB kanina, yung ilagay mo sa ano? Ha? Cast thy bread upon the rivers and you will find it so many days. You will find it so many days. Pero ilang araw na hindi pa bumalik ka. mga kapatid, totoo po yun, kapatid. Ang sabi ng Proverbs 19 verse 17, Proverbs 19 verse 17, malapit na po tayo matapos. Proverbs 19:17. Ha? Kaya walang partiality. Oo. Huwag nating bigyan yung mga mayaman. Minsan kasi yung mga mayaman yan, binibigyan natin. Bibigyan ko ito si mayaman kasi pag nag-birthday ako, bibigyan ako nito. O pag mayroon akong ano, bibigyan ako nito. Pero subukan mo magbigay sa taong hindi na makapagbalik sa'yo. Yan ang ministry. That's the definition of love. Oo. Sabi rito, pag mayroong kang partiality, it shows lack of mercy to those less. 19 verse, ano yan? 19 verse 17. No? He that hath pity upon the poor, lendeth it to God and to the Lord. And which he hath given, will he pay him again.
Isipin mo yun, kapatid, no? Pag nagbigay ka sa nangangailangan, oo, ang Diyos ang magbabayad sa iyo. Amen. Oh, naranasan namin yun ang lockdown, eh. Oo. Mayroong isang pastor, friend naming pastor, somewhere in Tagaytay, no? Nangailangan, wala silang service, walang offering. Yun. Ibig ko, padala natin ng dalawang sakong bigas. Dinala namin doon. Natutuwa, kapatid. Oo. Natutuwa. Kaya, pastor, salamat. Ikaw lang po nakaalala sa amin. Oo. Kahit bundok itong lugar namin, pinuntahan nyo kami at naalala. Oo. Yun, kapatid. Oo. Alam mo, pag-uwi namin, meron na. May dalawang bigas na dito, dalawang sako naka-deliver. May nagatid. Oh. Dalawang kapatid ang nagatid. Dalawang sakong bigas. Yung binigay kong dalawang sako, naibalik na. Hindi pa ko nakabalik, nandito na. Oh. Tama ang Biblia. God will pay. Siya ang magbayad sa mga taong hindi makapagbayad sa iyo. Baala nga naman singilin ko pa si pastor, hindi na. Ang Diyos na magbabayad niyan. Tama nga, kapatid. Oo. Kaya may... Tingnan mo, ah. Proverbs 21:13. Ha? 21:13. Whoso stoppeth his ears at the cry of the poor, he also shall cry himself, but shall not be heard. Amen. Ang sabi rito, pagtakpan mo ang tenga mo doon sa mga mahirap. Ibig sabihin, kapatid, pag mayroon sila mga hinaing at hindi mo sila tinutulungan sa kanilang mga panalangin, kailingan, isang araw pag ikaw nangangailangan, hindi ka rin nila tutulungan. What you sow, you reap. Amen. Yan, kapatid. Kaya nga, walang partiality. Oo. Kung saan mahirap, yung tulungan natin. Yung mayaman, siya naman ang tutulong. Yan, kapatid. Kaya mamili ka. Gusto mo bang tumulong o tinutulungan? Gusto mo bang ikaw binibigyan o magbibigay? It is more blessed to give than to receive. Amen. Kaya mga kapatid, number 7, last na. Oh, yan. Ang partiality is sin. Sin yan, kasalanan. Because it is hypocrisy. We are hypocrites pag mayroong kang partiality. Nagkukunwari ka lang. In Matthew 23 verse 27, oo, ay katulad tayo ng mga pariseo, ng mga hipokrito, ng sabi ng Biblia, na katulad kayo ng nitso na malinis ang labas, bulok ang loob. Amen. Nagkukunwari tayong Kristiyano. Dapat makita sa atin, hindi tayo hypocrites. Makita tayong totoo na Kristiyano na may pag-ibig without partiality. Amen. Kaya mga kapatid, no? Nandyan tayo, kapatid. Oo. Nagtutulungan sa isa't isa. Amen. Loving one another. Ang sabi ng Romans 12 verse 10, be kind and affectionate to one another. Yan. Romans, ano? Tingnan mo sa Romans. Maganda ito. Last verse natin. Romans 12 verse 10. Ang sabi dyan, be kindly affection one another with brotherly love, in honor preferring one another. No? Be kind, affectionate one another. Huwag tayong masyadong mabagsik, kundi tayo ay mapagmahal, kapatid. With brotherly love, in honor. Preferring, ano yung preferring? Partiality. Huwag kang, wala kang dapat tinatangi. Dito tayo, kapatid, para tayo sama-sama for bearing one another in love, in Ephesians chapter 4 verse 2. Kaya mga kapatid, ang sabi ng Diyos sa Hebrews 13 verse 1, magpatuloy dapat
ang ating pagmamahalan sa isa't isa. Hebrews 13 verse 1. Let brotherly love continue. Amen. Ano number 6 na yan? It is ano yan? It shows, ano? Aba, iba yan na. It shows lack of mercy for those fortunate. Ang makiniwala ni Father Fernand. No? Pero pares lang ang kang content. Amen. Praise God. I hope you learned something today. Avoid partiality in our church, in our family, in our organization. No? Be kind and affectionate one to another, preferring one another, forbearing one another, praying one another, love one another. That is the command of God. We are fulfilling the law of Christ. Amen. Tayo po mag-pray. Dakilang Diyos, Ama sa Langit, thank God for your great message again. Salamat, Panginoon, that Book of James give us warning to us to avoid partiality in every church, in every home, in every organization. It destroy relationship. It destroy organization. It destroy the church. Salamat po sa inyong mga salita na pinala sa amin, Panginoon, na kami ay magmahal ng sa bawat magmahalan ng bawat isa. Even our enemy, love our enemy, forgiving one another and loving one another. Habang tututog ang itpanyaya, ang Diyos na nangusap sa atin, magitan ng mensahe, why not come and talk to God. Kung mayroon man kailangan ayusin sa atin, mayroon tayong partiality sa ating buhay na hindi natin napapansin, na yan pala ay kasalanan. Sige po. Kausapin natin ang Diyos. Learn to forgive others. Learn to love others. Pray for your enemy. Pray, bless them that despitefully use you, persecute you. Sige po, kausapin natin ang Diyos. Napakahirap itong bagay na pinapagawa ng Diyos sa atin. To love your enemy, to pray your enemy, to avoid partiality to others, but to love, to show our love to others. That's our faith to prove by our love to our brethren, to our family, to our brothers and sisters. Sige po. Kausapin natin ang Diyos. Sige, kausapin natin. Kailang Diyos, mga Panginoon sa lahat, salamat po sa inyong mga salita na pilalahanan mo kami, Panginoon, ng mga bagay tungkol sa partiality, sa pagbabahagi, sa pagkanya-kanya. Salamat, Panginoon. At salamat o Diyos sa inyong mga salita. Salamat sa kapatid na lumapit, lumuhod, Panginoon. Salamat sa wisdom na pinagkaloob mo sa inyong lingkod. Salamat sa mga anak ninyo, Panginoon, na mayroon kami muling narinig, Panginoon, na paalala mula sa inyong mga salita.
Salamat po Panginoon, binabalik po namin ang lahat ng pasalamat, papuri ang lahat ito aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Praise the Lord, Amen. Salamat po sa Panginoon, salamat sa kanyang mga salita. Amen. Okay, salamat po sa Panginoon. Dadako na po tayo sa ating offering. At tawagin na po natin ang ating kasal. Salita, Panginoon, tunay nga po, Panginoon, na hindi po magkaroon ng partially, Panginoon, bawat isa po sa amin. Because maging focus po, Panginoon, at maging fair po sa iba, Panginoon, katulad po ng inyong ginagawa, Panginoon. Kagayan po ng inyong pag-ibig po sa amin, salamat po, Panginoon. Salamat po sa reminder, Panginoon, ng inyong salita, Panginoon, at kayo po ang patuloy maitaas, Panginoon. Salamat po sa iyong ginamit, Panginoon. Patuloy niyo po siya pagpalain, Panginoon. Dalain po namin sa aming pagkakalob ngayong gabi. Kayo po ang magpahala po na ito, Panginoon. Magamit pa po sa ikakalagaw ng iyong bahay-sambahan. At marami pa pong kaluwa ang maabot, Panginoon, ng inyong salita, Panginoon. Pagpalain niyo rin po ang mga magbibigay. Kayo po ang magbalik ng mga pagpapala sa kanila, Panginoon. Give them the cheerful heart sa kanilang pagbibigay, Panginoon. Ito naman po, kasalan nakikita niyo po sa amin, patawalan niyo po kami, italangan sa amin, talangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless. As you give. Tayo po ay umawit. Awitin po natin ang hymnal number hymnal 85, What a Friend We Have in Jesus. Hymnal 85, What a Friend. Amen. On the first verse, all together sing, What a friend we have in Jesus.
sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Trials and temptations, is there trouble anyway? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Hear to the Lord in prayer. On the last verse, are we weak and heavy laden, cumbered with the load of care? Precious Savior, still a refuge, take it to the Lord in prayer. To thy friends despised, forsake thee, take it to the Lord in prayer. In his arms he'll take and shield thee. Find a soul.